So, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Alin po ba ang dapat mauna sa pagpapagawa ng ating mga bahay? Ito ba ay ang asintada o ang poste at ang biga? Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Sa pagpapagawa po ng ating bahay, may mga bagay po na dapat po nating isaalang-alang. Dapat alam po natin kung ano ang dapat nating mauna. Alam po dapat natin kung ano ang dapat na i-priority upang hindi po natin maisaalang-alang ang tibay at ang kaligtasan ng mga titira dito. Para pag-ibig, dapat alam mo kung alin ang priority. Dapat alam mo kung alin ang dapat mauna. Sa araw pong ito, atin pong pag-uusapan tungkol naman po sa pagpapagawa ng ating bahay, alin po ba ang dapat nating unahin? Pag-uusapan po natin ang advantage at disadvantage ng dalawang klase ng proseso ng paggawa. Ito po ay ang mauuna, ang asintada, o mauuna po ang poste at ang biga. Ang advantage po ng pagpapagawa na mauuna po ang asintada. Unang-una po ang advantage nito ay makakatipid po kayo. Opo, makakatipid po kayo unang-una po pagdating sa formworks. Kasi po, pag nauna po ang asintada, ang mangyayari po niyan, ang lalagyan nyo lang po ng forma ay yung dalawang side ng ating poste at ng ating biga. Kasi po, nakatayo na po yung asintada, so sa gilid po nun, hindi na natin siya lalagyan ng forma. So, malaking tipid po ang ating magagamit. Yung budget po natin ay mababawasan po natin pagdating sa formworks. Pangalawa po, mapapabilis po ang paggawa. Paano ko po nasabing mapapabilis? Kasi nga po, gawa nga nung nauna po yung asintada po. Pag nauna na po yung asintada, mas mabilis po na makakapagtayo ng poste. Kasi yung alignment po nun, no, yung kanyang patayo, ay madali na po siyang i-layout. Kumbaga, pag na-layout nyo po ng maayos ang inyong asintada, ang mangyayari po nun, sasabay na lang po doon yung libelasyon ng ating poste. Mabilis po natin siyang maitatayo. Hindi na rin po tayo kailangan na mag-undergo ng curing time ng ating mga poste at ng ating mga biga kasi yung poste po natin ay mismong nakakapit na doon sa ating asintada. Maging yung biga po natin, nakasakay na rin po siya sa ating asintada. So, yun po ang advantage po kapag nauna ang asintada natin. Makakatipid po tayo ng ating budget pagdating sa formworks. At the same time po, yung mapapabilis po ang paggawa. Kasi yun nga po, hindi na po tayo mag-undergo o hindi na po natin naantay na tumigas pa yung ating poste bago tayo mag-asintada kasi nakatayo na po yung ating asintada. Ang disadvantage naman po nito, base po sa aming experience, base din po sa mga kaalaman na ibinahagi sa atin ng mga kaibigan po nating mga engineer, no? Nagkakaroon po kadalasan ng crack ang ating mga wall. So, magtatanong po kayo, kagaya nyo rin po ako, itinanong ko rin po yun sa ating mga sir na engineer na bakit po nagkadalasan ay nagkakaroon ng crack. Alam naman po natin na ang ating asintada o ang ating hollow blocks ay malambot, hindi po siya ganun katigas. No? So sa madalit sabi po, kapag ang asintada po natin o ang hollow blocks po natin ay nakargahan ng mabigat, kagaya nga po napatungan ng biga sa taas kung nakatayo na po ang ating asintada, tapos yung ating poste, yung ating biga, no? Alam naman po natin na mabigat po ang ating mga poste at biga. Pag once na isinakay na po yun sa ating asintada, no? Sa unang mga araw, alam po natin na kung ipinatong po natin ang ating poste, ipinatong po yung ating biga sa ibabaw ng hollow blocks, hindi pa po kayang buhatin ng biga ang sarili niyang bigat kasi nga po malambot pa. No, hindi pa po siya matigas. So, sa madalit sabi, yung buong bigat na
ng poste at ng biga, makakarga po yan doon sa hollow blocks. So malaki ang chance na mapapansin natin sa katagal-tagalan ang nagka-crack ang mga wall, nagka-crack ang mga asintada, no? Mapapansin din po natin yan, bakit po nung ikinabit na po yung bintana, nung katagal-tagalan po sumisikip na ang mga hamba. Kasi nga po, nagkaroon ng lundo, lumundo po. Nung lumundo yung mga opening ng ating bintana, ng ating mga pinto, no, bumaba po ang bigat. So, mapapansin po natin yan, sumisikip ang mga bintana at ang mga pinto. So, yan po ang isa sa mga disadvantage po ng pagpapagawa na mauuna po ang ating asintada. Ang isa pa po sa disadvantage ng pagpapagawa na nauuna po ang pader o ang paglalatag po ng hollow blocks ay malaki po ang chance na magkaroon ng honeycomb o ampaw, no? Alam naman po natin na ang ating hollow blocks ay tuyo, at once na ibinuhos na po natin ang ating konkreto sa ating mga poste na meron na po nakalatag na hollow blocks, no? Ang mangyayari po nun, yung tubig na nandun po sa ating hollow ay sisipsipin ng hollow blocks. So, magkakaroon po ng concrete separation. Malaki po ang chance na kapag na-dehydrate na po ang ating konkreto, ay matitira na lang po dun ay ang semento, buhangin at ang grava. So, yung tubig po, bali sisipsipin na po yun ng hollow blocks. Kaya po, malaki ang chance na magkaroon ng honeycomb o ampaw. So, naman po sa pagpapagawa na mauuna ang poste at ang biga. Ang advantage po nito, no, ay mas matibay po siya. Paano po natin masasabing mas matibay? Kasi kapag nauna po ang ating poste, nauna po yung ating biga, bago po baklasin ang forma niyan, no, ay sigurado po natapos na po yung curing time. So sa curing time, mostly ang ino-observe po natin sa ating curing time, no, o yung yan po yung pagbaklas ng ating mga forma ay 21 days to 28 days. So ibig sabihin, bago po natin tanggalin yung forma, pag tinanggal po natin yan, yung mismong biga at saka mismong poste ay kaya niya na pong dalhin yung sarili niyang bigat, kasi po tumigas na po ng maayos ang ating konkreto. So kung nauna po yung poste at nauna din po yung biga bago po tayo nag-asintada, wala na pong kakargahing mabigat ang ating asintada. So, yan po. Kaya kung mapapansin nyo kadalasan sa mga building, no, sa mga malalaking bahay, lalong-lalo na po yung may mga nagbabantay po ng mga engineer, no, may mga nagbabantay po ng mga inspector, makikita po ninyo na lagi pong nauunang itayo ang poste at ang biga, no. Ino-observe po palagi yun. Tako naman po tayo doon sa kanyang disadvantage. Ang disadvantage po, kapag nauna po ang ating poste at ang ating biga, no, ay medyo malaki po ang inyong gagastusin, no. Unang-una po sa formworks, pagdating po sa forma, hindi po yan kagaya ng naitayo nyo na po yung inyong asintada na ang pupormahan nyo na lang po ay yung dalawang side, no, sa labas at saka sa loob. Pag inuna nyo po ang poste at ang biga, obligado po kayo na maglagay ng forma sa apat na side, no? Obligado nyo pong lagyan yon. So, kung nung una, dalawang forma lang po ang ginamit nyo dun sa pagtayo ng poste na nauna ang asintada, dito po magiging apat. So, gagastos po kayo ng doble. Doble po pagdating sa forma. Yan po. Ang isa din po yan sa disadvantage po yan, no, ay medyo matagal gawin. Paano ko po nasabing matagal gawin? Unang-una po, dahil nga po na apat na side ang lalagyan nyo ng forma, kakain po yan ng oras. Kung ilang araw po yan matatapos, no, kumbaga madodoble po ang inyong manpower. Pangalawa po na disadvantage niyan, matagal siyang gawin. Yun na, yung matagal siyang gawin dahil bago po nyo baklasin ang inyong mga forma ng poste at ng biga, kailangan nyo pong mag-undergo ng curing time.
Ito po yung curing time na para tumigas ng maayos yung ating semento bago nyo po baklasin yung forma. So, kung ang curing time na gagamitin po ninyo is 21 days, so sa madalit sabi, sa loob ng 21 days, hindi nyo pa po yan matatayuan ng hollow blocks o ng asintada kasi po nakabalot pa po siya ng forma. So, yun po ang magiging disadvantage po nun. Unang-una, madodoble po ang inyong budget kapag inunan nyo po ang poste at ang biga. Pangalawa po ay kakain po siya ng mahabang oras. Medyo matagal po siyang gawin. Pero sa aming mga karanasan, sa aming mga project, although matagal gawin, ang mauuna ang poste at ang biga, nakakasigurado naman po tayo na matibay po ang ating structure na gagawin. No? So marami pong mga bagay yan. Nasa sa inyo po yan kung saan po kayo mag-i-invest. Kung gusto nyo po na makatipid, nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyo mauna po ang asintada. Pero kung gusto nyo po na maka-invest sa tibay ng inyong pinapatayong gusali, marapat po na unahin po ninyo ang poste at ang biga. At isa pa po, yun po ang standard ng pagpapatayo ng bahay na dapat po nauuna ang poste at ang biga. Sa muli po mga kapatid, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. At ini-invite ko na rin po kayo na i-like po ang ating FB page, Jude Rios Construction sa Facebook. Kung meron po kayong mga katanungan, may mga suggestion po, ay maaari po kayong mag-iwan ng mensaheron at gagawan po natin ng paraan upang matugunan ang inyong katanungan. Sa muli po, dalangin ko na ang video ito ay nakapagdulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Ito ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.